Pero related din sa subject, maganda yung narinig kong paksa. Matagal ko ng conviction yan. Pero dadaan ko sa testimony bago yung pakayang natanggap ko dyan. Nung ako galing sa church ni Pastor Villagonza, by definition sa term kanina, isolationist. Isolationist yan. So, siyempre, ako bilang bagito, may loyalty ako, diba? Pero nasa laman ang loyalty. Pero binibreak ng Diyos yun. Ngayon, dun sa amin, lumaki kami na, at kung kinagis na namin na may name calling sa mga ibang end time churches. Yung name calling yung side namin, side track, punta sa iba. It doesn't matter kung may difference, may mas malapit na sila, basta side track yung lahat. Ngayon, wala naman di pa nakakaikot sa ibang church. Siguro, meron din na rin name calling kasi nung nagkaroon na ng, sabi natin, pangatlong grupo sa end time, yung two souls. So, I think na meron pa rin name calling. Tapos pabalik naman doon sa grupo namin, Jacksonites, ganyan, o Ganites. So, when I started ministry sa Cobio, of course, ito yung, bago pa pala mag-start sa Cobio, meron na pinapakita Diyos sa akin na mali yun. Kasi, parang hinuhusgahan mo yung iba, hindi mo pa napapakinggan yung side nila. So, eventually, siguro Diyos ang tumawa ng paraan. Ako mismo, ostracized sa sarili ko, sa mga kapatiran ko dati. Ako mismo, binakbak na parang nagkakaroon ng mga idea, Jackie Jackson, ganyan. So, tiniis ko lang yun until magkaroon ng ministry. Then, yung unity of the faith, tatamaan yan. Isang question, how will I introduce to the believers in Cobio about other end-time churches? Yung binanggit kanina ng parang, well, gustong-gusto ko yun, maka-fellowship sila sa lahat. Ang purpose ay para mabuksan, mamulat, hindi sila maging sarado. Kasi galing ako sa church na sarado, mapag-conde na sila sa iba na hindi nila naintindihan. Ayaw ko magkaroon ng ganun din kaisipan doon sa tinuturuan ko na nasasabihin nila mali, hindi naman nagsasarap na posibleng may mali, posibleng may tama. Pero yung attitude sa pag-condemn na mali, na hindi mo naman alam saan ang mali. Di ba? Ngayon, siyempre yung mga kasama ko, tingin sa akin to, parang balimbing o wala akong paninindigan o wala akong fruit na pinangawakan. Gusto ko lang i-differentiate dito. How do you stand for a fruit? Pero, you don't hate your brother. Diba? You don't separate yourself from your brother. Kung if you're willing to fellowship with your brother, do you compromise the truth? Yan ang nasa mind kong iba. No? Yan yung isang question na ito yung gusto kong i-share sa side ko. The Lord revealed to me yung tinuturo ni Barbara na attitude. Yan ay tinawag ko sa Bible. Third lang naman yan. Pagkabereyan. Yung repentance sa Acts 2:38, hindi lang yan salvation. Pati na rin sa relationship with your brother. Yung pagkabereyan. I'm gonna show you why. Diba kanina sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1 Corinthians chapter 1 verse 10, unity of the faith, you speak the same thing. Ito ang gusto kong i-point out. Sabi ni Mark Jackson, how can two walk together unless they be agreed? Pero tulad na sabi nga ng ating kapatid, there are many gray areas na hindi nyo dapat ipag-split hairs. There are major doctrines na dapat tanggapin. So this is what I believe. If you two are willing to fellowship with each other, you do not compromise the truth. Ano mangyari? You have to share to each other yung nakikita nyo na sa tingin nyo, mali yung kabila. You share it with love. You don't share it just to condemn or what? Yung basta-basta na lang review. You share it with love dahil you want the brother to be corrected. So, in the unity of the faith, you speak the same thing. It doesn't mean lahat ng paliwanag o lahat ng sasabihin mo
isa kayo nang nakikita. Pero what is the same thing? Ito na yung babanggitin kong pagka-Berean. Yung Berean repentance. Although mahaba ipaliwanag yung gatong attitude na yung usapin natin. Pero gusto ko lang ihalimbawa in your relationship with brothers, other brothers. Let's say you have difference with each other. You may disagree on finer points in the Bible, but you can agree on one major thing. You can agree na magpapasubmit kayo sa Word of God. Yes. Okay? Maring di ko pa nakita, maring di mo nakita. Let's open to each other. Let's show our evidences to each other. Then, maring hindi mo agad makita, we can still continue sharing hanggang makita. It doesn't matter if it takes 10 years, 1 week, 1 hour. Ang importante, tuloy ang sharing. So, if we fellowship each other, it's not a compromising fellowship. Yung ecumenical, parang ecumenism. When you fellowship with each other, and you don't want to talk about doctrinal things, you become a compromiser. Yan ang binibira natin sa charismatic movement, sa ecumenical movement, sa labas. Yung mga organization niyan. Ngayon, dito, sa message, ang habol natin, truth. Yes. Revelation from God. So, if we fellowship one to another, kailangan meron desire sa atin to share with each other, pero hindi para mag-away, kundi para makapag-give and take with each other kung meron tayong makukuha sa isa't isa. Ngayon, so, yan ang tinuro ko. Oh, iikot tayo ng camp meeting ha, attend tayo sila ng camp meeting habang tayo po. Kaya pagkastusin ni Jeep, ngayon hindi ko na kaya. Yung attend tayo sa lahat ng merong camp meeting na mapuntahan natin. Ngayon, ganito. You have to compare. You love them, you respect others, other ministers, pero you do not memorize what I teach. Ito ang paniwala natin. Hindi natin. Sa Diyos eh, sa Bible eh. Pero baka mali ako. So you have to compare objectively. Take note of their evidences sa scripture, yung paniniwala nila. Take note of my evidences at walang coercion. Objectively, patas na oras, patas na exposure, patas na pag-take note. Compare objectively, alin sa dalawa sa amin ang tama. Kung ako mali, pwede nyo sabihin sa akin. Pero kung sila mali, nalago kayo. Makikita niyo sa scripture. Pero, mahal mo pa rin natin isa-isa. Hindi kayo umiwas sa kanila at nag-condemn na lang kayo kapag natin dati ng church na walang naiintindihan, basta na lang nag-condemn. Imbis na condemnation, may love. O baka yan lang ang abot nila, yung nakikita ko. Sige, i-fellowship ko na natin lang. Tuloy lang sharing. Yan yung sinasabi ko na pick the same thing. You cannot speak the same thing sa lahat ng specific doctrines. But you can speak the same thing dun sa master key, yung Berean repentance. Yung binabanggit sa 1 John 4:6 na yung love na you know you can listen to your brother. Okay, you're willing to listen to your brother. 1 John 4:6 nakasulat yata yun. Pakibukas. So, ito yung gusto ko ipakita. Not just on the ministerial level, but to all believers. Okay? Even members in the church, 1 John 4:6. So, we are of God. He that knoweth God heareth us. He that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth and the spirit of error. Pag binasa yan ng ibang isolationist, sasabihin nila, tama yan, kami ang pakinggan yun. Hindi kami makikinig sa inyo, kami ang pakinggan yun. Pero, let's be realistic, no? We're not in the time of John. We are right now. We all claim to be from the Apostolic Church dun sa Book of Acts. We claim to be the brother of John, apostle. So, how do you use his statement na sino'y makikinig sino? Madali lang, makinig kayo sa isa't isa.
Submit yourselves one to another. Yes. Then, yung word of God na ang magpapatunay, oh, may punto ka, kapatid. Ay, kapatid, hindi mo lang naintindihan to. Oh. Sige, share na tayo. Hindi pa lang tayo nag-see eye to eye, tuloy lang. So yan ang gusto ko sabihin na unity of the faith. Not just for the ministers, but also for all brethren, whatever church you belong. Ngayon, how about respect to their pastor? Kasi sa mga churches na nakita ko, kahit pinagalingan ko, the members will just listen only to their own pastor. Medyo, I will be unorthodox to say this. You give reverence to your pastor, respect, because kinamit siya sa'yo, pero it doesn't mean kukulong ka sa lahat sa sinabi niya. Yes. One day, you have to grow as teachers. Din, right. You know? So, if you grow as teachers, then, ang binigay mong respect sa iyong pastor, katulad ng tatay natin sa laman, but it doesn't mean absolute siya sa lahat ng bagay. Kasi ang absolute natin sa Jesus Christ, yung Word of God. Yes. Yung pastor naging instrumental lang para matuto ka mag-buklat ng ano, ng message booklets, ng Bible. Then, pag natuto ka na, still give him respect. Kung natin, ito ay, nalampasan ko na yung pastor, ganyan. Hindi ko na siya kailangan. Walang ganun. Nakakita ko iba, nagpapakita ng respect. Although, I don't have that luxury, no? Sa akin, baliktad ang tingin sa akin. Pero, in my own pastor, even if nagbago na siya, from the first group, naging napunta siya sa ikapat na group sa time bago siya namatay. Inaniniwala sa, ano, naniniwala sa tapos na yung rapture. I still give him respect. Bumisita ko sa niya before he died. And I was able to invite him sa Kopyo mag-share. Even if I don't believe what he teaches, I invited him to share with my reverends dun sa church. So, he's all too willing naman to do that. Much obliged. That's how you show respect. Doesn't mean you don't respect him. Pero, let's talk about truth and error. Wala kang dapat ikatakot sa truth and error if the believers can be given an equal chance, like us ministers, to prove by the word of God, to compare. You can see. You can see naman truth and error. If it's a major doctrine, tulad na nabanggit kanina, maliwanag pa sa sikat ng araw yung evidence sa scripture. Hindi yan gray area tulad sa atin iba. Okay, so yan lang po. Salamat.